The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made the whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep and the oxen. He spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves, he said, "Take these out of here, and stop making my father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At this, the Jews answered and said to him, "What signs can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. While he was in Jerusalem for the feast of Passover, many began to believe in his name when they saw the signs he was doing. But Jesus would not trust himself to them because he knew them all and did not need anyone to testify about human nature. He himself understood it well. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. As I said yesterday, if you want to love God, God has stipulated the 10 laws in the way we can love God. 10 lang. Gusto mong mahalin ng Diyos? Gusto mong ipakita sa Diyos ang iyong pagmamahal? Gawin mo ang 10 utos. Ganun lang yun. Ganun lang yun. But I would like today to focus on the third commandment, to keep Sabbath holy. To keep Sabbath holy. We all know that Sabbath was made for man and not man made for Sabbath. Walang pangangailangan ng Diyos. Ang tao ang may pangangailangan ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang Linggo o araw ng Pangilin upang ang tao ay kanyang pagpalain. So that we will be blessed. So that we will be blessed. Magsimba ka o hindi, hindi mababawasan ang kapangyarihan ng Diyos. Magdasal ka o hindi, hindi mababawasan ang kabutihan ng Diyos. Kilalanin mo hindi ang Diyos, hindi mababawasan ang pagka-Diyos. Kahit kailan, hindi kayang sirain ng nilikha ang lumikha. Sapagkat ang nilikha, may simula at katapusan. Ang lumikha, bago ang lahat, nandun na. Ano man ang sabihin ng tao laban sa Diyos, pagdating ng araw, ang taong yan ay mawawala sa mundong ito. Magsabi kayo, lahat ay lilipas. Lahat ay lilipas. Gaano ka man kagaling, katalino, kayaman, kapang makapangyarihan, lilipas ka. Walang pangangailangan ng Diyos para sa iyo. Walang pangangailangan. Kung naaalala ninyo,
ha? Fast forward. Kung saan, in the triumphant entry, ano sabi ng mga Pariseo? Sabihin mo sa mga tao, patigilin sila sa pagsigaw ng papuri sa iyo. Ano sabi ng Diyos? Pag pinatigil ko sila, mga bato, ang sisigaw ng papuri. Sapagkat kailangan ng tao ang Diyos. Kailangan ng tao ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, pag naghihingalo ang tao, yung mayaman at mahirap, yung mayaman, English. English. Diba? Pag nahihirapan sa ospital, yung mga mahihirap, aray, aray, aray. Ano? Yung mayayaman, och, och, och. Ano pa? Parehas lang yun. Ano po? Parehas lang. In English lang. Ano pa? Mga minamahal na mga kapatid, keep that in mind. Sabbath was made for God. I mean, Sabbath was made for man, not the other way around. The gospel reminds us of what? That Sabbath, when we say, keep Sabbath holy, it is not only to remind ourselves that on Sunday we go to Mass. Second, it is not enough that you go to Mass on Sunday. Nakwento ko nga kahapon, sabi ng isang matanda na nahihirapang maglakad papunta sa chapel, ano po, kasi medyo matanda na, mataba, nahihirapang maglakad. At kasabay ko, ano sabi niya sa akin, alam mo, Father, kung hindi lang talaga Linggo ngayon, hindi ako magsisimba. Ano? Nasa pilgrimage kami. Ha? Ay, sinabi ko rin sa kanya, alam mo, Nanay, kung hindi rin lang Linggo ngayon, hindi rin ako magmimisa. Ano? Nire-reklamo mo, di po ba, ano? My dear friends, my brothers and sisters, keep Sabbath holy. Not because God needs it, but because we are the one being reminded that the holiness we do on Sabbath, we are the one being blessed. Maraming hindi na nagsisimba. Nasa online na lang. Di po ba, ano? Nasa online na lang. Anong biro nila? Nakatingin ka lang sa telebisyon. Oh. Kasi sasabihin mo, diyan na lang ako nagsisimba. Okay. Pagpunta mo sa langit, sa TV ka lang rin nakatingin. Yan ang langit. Ah, yan pala. Oh. Bakit? Hindi ka naman nakapasok sa television habang nagmimisa ka. Hindi po ba? Ano? What is important on the Sabbath? Not the ritual. Not the ritual. What is important in the Sabbath is that God allowed Himself to be received in the sacrament. The core, the summit and the apex of our Christian life is the Eucharist. Not the ritual, but the body of Christ. How we wish, while watching in the television, the online Mass, you can also receive the body of Christ. Ha? Sana ganun, no? O, communion, may lalabas na kamay sa TV, body of Christ. Nakakatakot yun, di po ba, no? Yung TV nyo, may kamay. Di ba? It is not the ritual. Pero Father, lumuluho din ako. Pero Father, tumatayo din ako. Pero Father, kumakanta din ako. Oh, maganda yun, di po ba, no? Pero, sa huli, hindi mo natanggap ang katawan ni Kristo. Yun ang pinakamahalaga. Yun ang pinakamahalaga. You find ways to receive the body of Christ. Anong aking panawagan? Pag kayo ay merong may sakit sa bahay, sabihin ninyo sa inyong kura paroko, may sakit po sa amin. Pwede po bang dalhan ng komunyon ang mga may sakit? Yan ang trabaho ng lay minister. Sabi ng lay minister. Ah.
andalhin ang katawan ni Kristo sa hindi nakakapagsimba. My dear friends, my brothers and sisters, anong meron? Ha? Bakit pinagtaboyan ng Diyos yung mga nagtitinda, pinaalis, tinumba yung mga money changers? Well, you have to understand this. Nakakahiyaman sabihin, pero itong katotohanan. Sapagkat, nung unang panahon, pag kayo ay mag-aalay, chine-check pa na mga nagsiserve sa simba, sa templo, kung anong klaseng coins ang inyong iaalay. Can you imagine? I-check. Kung may hindi pure, hindi maganda yung coin, ano na sabihin? Paltan mo yan sa money changer. Hanap buhay. Pag hindi mo kaya mag-alay ng kalapati, kahit bato-bato, turtle doves, hindi pwedeng pumasok ka na wala kang alay. Ano ibig ko sabihin? Even in the olden times, people in the temple made it difficult for other people, especially the poor, to worship God. Kahit gaano kaganda ang iyong simbahan, even though according to this study, beautiful churches are one, if not the most, catechist. People would go and attend the Eucharist in beautiful churches. Doon tayo maganda. Kaya kawawa yung mga mahirap na parokya. Di po ba, ano? Huwag dyan, pangit. Di ba? Mahirap nung pangit na yung simbahan, pangit pa yung pare. Di ba, ano? Lalo nang walang nagsisimba, di po ba, ano? Ha? Pangit pa yung choir. Ay, wala na. Di po ba, ano? Sorry for the words. Di po ba? Kaya nga, anong malungkot na katotohanan ngayon? Anong malungkot na katotohanan? Ang sinabi ng dating ang yumaong Pope Benedict, the church has become a place of entertainment rather than worship. Kaya ano, pag kayo nagpunta sa Europa, ang gaganda ng simbahan. Ang gaganda. First time ako nakapasok sa mga simbahan sa Europe. Ano po? First time. Alam niyo ang ginawa ko? Humiga ako sa pew. Ha? Sabi nung kasama ko mga pilgrims, Father, ano ginagawa mo? Matutulog ka? Hindi. Ang ganda na ceiling. Ceiling pa lang eh. Mapapadasal ka na. Di ba ba? Ceiling pa lang. Ang ganda. Sobrang ganda. Pero anong problema? Ang gaganda ng simbahan, wala nagsisimba. Yun ang malungkot. Hindi bali ng pangit ang simbahan na may nagsisimba. Kaysa magandang simbahan, wala ng misa. Bakit? Wala na nagsisimba. Ano sabi nila? Dapat! Maganda yung ang gobyerno ang nagpapagawa ng simbahan. Sa ibang bansa, ang gobyerno nagpapagawa ng simbahan. At ang koleksyon, pupunta sa gobyerno. Kasi yun ang pinapagawa ng simbahan. Hindi malayo sa unang panahon, hindi po ba, ano? Naghahanap ng pagkakakitaan para mayroong ipagawang simbahan. Ano problema ngayon? Dahil kokonti na nagsisimba, wala ng koleksyon. At dahil wala ng koleksyon, anong ginagawa sa simbahan? Museum, concert hall, yung iba pinagbili talaga. Pinagbili. Ano? Ginawang canteen, restaurant, disco house. Ha? Can you imagine the place, the sanctuary where the body of Christ is being consecrated? Makikita mo, dahil sa concert, may naghuhubad dyan, nakahubad, sasayaw-sayaw.
Bakit? Ay wala na nagsisimba eh. Kailangan makabawi ang nagpagawa. Yun ang malungkot na kwento. Yun ang katotohanan. Mga minamahal na mga kapatid, keep Sabbath holy is not about the day. It is about you and me. You and me doing something so that we can grow in faith, and while growing in faith, we can be blessed. Ngayong weekend, sa seminaryo namin, ang second weekend ng Search In. Mayroong primary weekend ng mga Search In, ngayon ay Live-In Seminar, where they stay in the seminary for 3 nights and 2 days. Sa dinami-dami nag-apply, ang mga nakapasa, 26 lang. Sa 26 na nakapasa, 21 lang ang dumating. Bakit? Naisip nila, hindi namin kaya. Hindi namin kaya. Pero doon sa 21 na yon, marami pang malalaglag doon. Doon sa mga nakapasok na, marami pa rin nalaglag. Meron kami seminarista. Kahit may bokasyon, lumabas. Bakit? Ayaw ng magulang. Ayaw ng magulang. Pinagtatawanan niyo ako pag sinasabi ko sa inyo yan. Nay, pagpariin mo naman ang anak mo. Ano sinasabi ng mga nanay? Huwag, father, sayang. Bakit naman sayang? Pogi. Nakakainis yun, nakala ninyo. Hindi nakakatuwang sagot yun. Pogi. Bakit? Pangit ba kami? Di ba? Ano ibig ko sabihin? You might have beautiful churches. Without a priest, what will happen to you? Hello? At least sa Manila, 5-5 ang misa. Nakupunin niya? Sa Maynila. Sa probinsya, kailangan ko maglakad ng malayo para magsimba. At dumadating ang bagong taon, Pasko, ang meron lang sila ay rosary, pero walang misa. Bakit walang misa? Walang pari. Bakit walang pari? Ayaw ng mga magulang pagpariin ang anak. Yun ang malungkot na kwento. Di po ba? Ano? Tapos, mamamatay ka, walang mag-bless sa iyo. Walang pari. Di po ba? Huli na ang lahat. To keep Sabbath holy is to understand who we are, what we need. To keep Sabbath holy is to understand the sacraments. To keep Sabbath holy is to understand that we need to be baptized, we need to be confirmed, we need to be forgiven of our sins through the sacrament of reconciliation, that we need to be blessed in our marriage by the sacrament of matrimony, that we need what? To receive the healing through the anointing, that we need priest by holy orders. My dear friends, it is about knowing our life. Knowing our life. Remove the church. Remove the church. Remove the priest. What will happen to you? What will happen to you? Sabi nga na nag-message sa akin, Father, nasa Saudi Arabia ako. Wala kaming misa. Ang inaasahan ko lang ay makinig sa online mass. What will happen to me if I die without the grace of confession? You answered the question, no?
Sabi ko nga sa inyo, misa naging chaplain ako ng hospital. Hindi naman ako namimili ng pasyente. Nakalagay lang naman sa logbook. O, bagong pasyente, puntahan mo. O, pupuntahan mo. Ako po ang chaplain. Minsan, ang pasyente hindi Katoliko, sisigawan ka. We don't need a priest. O, diwag. O. Sasabihin ko lang naman, you want to be prayed over, di ba? Oh, sisigaw ka. We don't need a priest. O, diwag. Oh. Madali akong kausap. Oh. Aalis ako. Pero nakalagay naman sa profile nila, Katoliko. Di ba? Ah. Tapos tutunog yung dati naka-beeper pa eh. Tutunog yung beeper. Code blue. Oh, naghihingalo. Father, naghihingalo po yung pasyente dyan sa room. Ah, don't worry. They don't need a priest. Oh, di ba? Father, tumatawag po. Ah, sabihin mo, sinabi niya sa akin, I don't need you. Oh, di ba? Mga pinamahalang mga kapatid. Keep Sabbath holy. It's not for God, but for us. Keep Sabbath holy. It's not for God, but for us. Di ba, no? Kaya nga, sinasabi ko yan sa inyo, maiksi lang ang buhay. Huwag nyo sasayangin kung may pagkakataon samantalahin sapagkat hindi tayo habang panahong malakas, hindi tayo habang panahong nagagawa ang dapat nating gawin, hindi tayo habang panahong malakas na nagagawa ang mga bagay na gusto nating gawin. Seek the Lord while He can still be found. Do not forget that. Do not separate the law. Keep Sabbath holy with the word, seek the Lord while He can still be found. Because someday, even though you want Him, He might not be around because you have turned Him away while you are strong. Amen. Again, my brothers and sisters, keep Sabbath holy. Not because God needs our prayer, but we are the one in need of God's blessing. Pero Father, matanda na ako. Pwede bang sa online mass na lang ako? Ano po ang sagot ko doon? Pag nakakapag-mall ka pa, magsimba ka. Ano po? Inuulit ko, pag nakakapag-mall ka pa, magsimba ka. Ang mahalaga sa misa ay matanggap mo nawa ang katawan ni Kristo. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Direct, O Lord, we pray, the hearts of your faithful. And in your kindness, grant your servants this grace, that abiding in the love of you and of their neighbor, they may fulfill the whole of your commands through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.